Sa North Caloocan na ninirahan si Cash Andre Valentin. 11 taon ko lang ang batang ito. Patuloy siya na lumalaban kahit na malubha ang kanyang sakit. Ang problema niya ay yung sakit niya ay rhabdomyosarcoma. Narito ang kanyang kwento. Ako po si Bernadette Valentin, 38 years old, taga 2481 Ubas Street, Malaria, Caloocan City. Anak ko po si Cas Andre Padayaw Valentin. Diagnose niya po ay rhabdomyosarcoma, stage 2 cancer po. Start mo ng lockdown, April 2020, tulog po siya. Paggising po niya sir, may kunting bukol po sa na parang kagat-ipis. Pero yung kagat-ipis po mapula, sa kanya hindi po. Tapos every paggising niya bawat umaga, parang lumalaki, mabilis po yung paglaki niya. Tapos yung mga 5 days po siguro, tinakbo namin siya sa center po, sa malapit na center sa amin. Yun, hindi po lumiit. Bibisitahan ko ng mga gamot na antibiotic, hindi naman po siya lumiit. Tapos yun, nung nakakuha po ng ayuda yung asawa ko sa ng IK, pinaibit po siya namin ng clinic. Hindi rin po lumiit sa amoxiclab na mga nirisita. Nag-po na po yung clinic na itakbo na namin sa malaking hospital. Tapos una pong inanuhan po namin ang East Avenue. Yun po, ang parang nila, cancer daw po. Kaso wala po silang kasi gusto na nilang madaliin na maoperahan. Kaso wala po silang yung MRI saka CT scan, wala po sila noon, sira daw po. Kaya naghanap po kami ng mas pang hospital. Yun po, may nagsabi po sa amin, Philippine Children kami, pumunta. Yun po, may MRI po doon. Napakabilis pong lumaki ng bukol ni Cas. Agad-agad po siyang inoperahan ng mga May 13 po. Inoperahan po siya. Tapos sa biopsy niya po, lumabas po sa loob ng 2 months lang, lumabas po na stage 2 cancer, rhabdomyosarcoma po. Yung chemotherapy niya po sir, dapat updated po kami doon na hindi kami pumalya. Yun po ang sabi ng mga doktor. Kasi once na mag-relapse siya, matigil siya ng 2 o 3 buwan, pwedeng bumalik agad-agad yung bukol. Kasi ganun po, napaka-active ng bukol ng rhabdomyosarcoma. Yung asawa ko po sir, nagtatrabaho po siya sa umaga. Kung saan-saan po siya nag-aalok na kung saan magpagawang cabinet, paggawa ng bahay, kasi nakita po niya po nga po sa ng anak niya na nasa kulang 1 million, ang nasa 700,000 po ang chemotherapy ni Cash. Kaya po, hindi talaga siya tumitigil, kaso hindi po talaga sapat yung 600 or 700 niya a day. Yung banding niya po sa amin, limit na lang po. Yung anak ko po sir na si JP, nag-module. Yun po, hindi ko na po siya minsan maharap kasi gaya po nito, lagi po kami ng guarantee letter sa tuwing hahanap kami sa ibang mga senador, congressman. Nahihirapan din po yung bata na walang guidelines namin na sa pag-module kasi kailangan din po yun. Ganyan din po yung mga kapatid niya. Kasi mahilig siya magluto. Shift daw po yung kasi minsan nagsasarili po siya ng minsan pagkaya niya, nagluluto po siya ng itlog. Yun, nagsasangat po siya ng sarili niyang pagkain, pagkaya niya po, pag magandang pakiramdam niya. Pangarap ko po siya ay maging mabuting bata na gusto niya po daw maging isang cook, chef po. Yung paglalambing ba yung anak, kung anong masakit sa'yo, nandito lang kami. Hindi man namin madamayan ka sa sakit, at least andito kami sa tabi mo, hahaplos sa'yo. Sabihin mo lang kung anong masakit mo, kahit di namin madamayan ka, at least may masasabi ka, sumigaw ka lang, nandito lang kami para humalalay sa'yo. Madalas po kami nagbabanting yung biruan. Gano'n na, pagaling ka na kasi
balang araw pupunta tayo sa probinsya, binata ka na, maraming ano doon, makikita ka na mga pasyalan na maiinggay nyo. Makakalimutan mo lahat ng naramdaman mong sakit. Yun po, yun. Ang pangarap niya po siya, makarating po siya sa probinsya namin sa Bicol after ng chemotherapy niya. Yun po, gusto niya. Kasi nakikita niya po sa YouTube, sa Facebook, na maganda po ang probinsya, Bicol. Yun po ang pangarap niya. Ano po, kung magiging malisog po ulit si Cass, ano po siya? Ganun po rin po ulit siya, Sir Kakulit. Kasi kung minsan po, may magandang pakiramdam niya, napakakulit po siya. Pag minsan naman hindi maganda ang pakiramdam yun, tulog po siya ng tulog maghapon. Yung matuto sa buhay na bawat minuto talagang nakasubaybay sa bata, yung hindi dapat tayo umasa na okay lang na naglalaro sila dyan, na okay lang na kunti ano, kagat ipis lang pala yun o kagat ng ganito, ganyan. Kasi napakahirap po pala na umaana, parang bang okay lang lahat na ano, na kunting ano lang yan. Kasi doon po pala nagsisimula ang malubhang sakit. Sa mga ano po, sa may pamilya na may tulad ko rin po na may anak na may cancer, kahit po anong hirap ng buhay, kahit po mga pao, manglimos pa tayo, huwag natin isok ang mga anak natin. Kahit kani-kanino ka pa yung manghingi ng tulong, huwag natin isuko ang ilaban natin ng mga anak natin. Kasi yan po sila, sa atin sila humuhugot ng lakas para sila din lumaban. Yun po. Sa kapwa ko, mahal ko, nagpapasalamat po kasi nakita ko po sa Facebook na yun, tumutulong po kayo sa mga tulad namin may mga problema. Papasalamat po ko dahil agad-agad po kayong nag-reply po sa message ko. Napakabilis niyo po nag-sumagot. Sobrang nagpapasalamat po. Para sa marais tumulong kay Cass Andre Valentin, nasa screen ninyo ang ating mga bank accounts. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng GCash o pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng Shopee. Sa Shopee, hanapin nyo lamang ang kapwa ko, mahal ko, para makapag-donate kayo gamit ang kanilang donation vouchers. At para makasiguro kayo na mapupunta doon sa pasyente, isulat nyo yung pangalan ni Cass Andre Valentin at yung halaga ng donasyon ninyo at i-email po ninyo sa donate@kapwako.org. Maraming salamat po.